So matapos ngang early exit or maagang pag-uwi nga nitong Los Angeles Lakers dito sa 2021 NBA Playoffs, ay ito nga si LeBron James ay may nasabi nga sa kanyang Instagram. Nag-post nga siya ng isang video. Ito, panoorin nyo. And I will have my vengeance in this life or the next. And I will have my vengeance in this life or the next. So ito ang si LeBron ay nag-post ng isang clip ng isang movie. Sinabi nga sa scene na ito na I will have my vengeance this life for the next. Tapos naka-caption pa sa post nito ni LeBron James, promise you, I will. Count me out if you want to. Tapos naka-hashtag the man in the arena, the kid from Akron. So mukha ngang nabasa at narinig nga ni LeBron James ang mga pang-aasar at mga pang-troll nga sa kanya. At ito, may pagbanta nga itong si LeBron James sa buong NBA at syempre sa mga kalaban niya nga. Dahil ayon nga sa video clip na kanyang pinost, sinabi niya, I will have my vengeance. Gaganti nga daw si LeBron James ayon sa pinost niya. So mukhang very motivated nga itong si LeBron James para nga sa next season dahil sa kanilang early exit ngayon. Dahil syempre na rin sa mga injuries na kanilang natamo ngayong season na ito. So mukhang aabangan nga natin ang pagbabalik ni LeBron James sa NBA muli next season. At para naman sa ating next update tungkol naman ito sa isang Dallas Mavericks player na si Kristaps Porzingis. Sabi nga sa isang report niya, ito si Porzingis ay frustrated. Sabi, Porzingis has been frustrated, often feeling more like an afterthought than a co-star as Doncic dominates the ball and the spotlight. So kung napanood nyo nga yung series ng Dallas Mavericks against sa Clippers na itong nakaraan lang, itong si Kristaps Porzingis ay hindi nga parang dating all-star caliber player. Para nga siyang isang role player lang na nakatayo lang sa gilid dahil ganun talaga ang naging role niya nga nung pumunta nga siya dito sa Dallas or ever since na naging kakampi niya nga si Luka Doncic. Dahil alam naman natin na itong si Luka nga ay very ball dominant player. At ito nga si Kristaps Porzingis ay hindi na nga nakukuha yung kanyang touches or hindi na siya masyadong napapasahan. Kagaya nga nung naglalaro siya doon sa New York Knicks na kung saan siya ang number one option. Ngayon parang third or fourth option na nga lang siya. So maintindihan nga natin kung bakit nga siya frustrated dahil hindi niya malaro yung kanyang talagang laro. At para naman sa ating last update tungkol naman ito sa laban sa Game 2 ng Brooklyn Nets at sa Milwaukee Bucks. Well, tinambakan lang naman ng Brooklyn Nets itong Milwaukee Bucks sa umpisa pa lang ng laban. At nagtapos nga ito, 125-86 ang final score. Si Kevin Durant ay talagang maganda ang nilaro dahil meron siyang 32 points, 4 rebounds at 6 na assists. 12 out of 18 nga siya sa kanyang field goal at 4 out of 6 naman sa 3-point line. Ang sumunod naman na leading scorer ng Brooklyn Nets ay syempre yung kapartner nga ni Kevin Durant na si Kyrie Irving. Meron siyang 22 points at sumunod naman sa kanila itong si Bruce Brown at si Joe Harris. Meron silang 13 points tig isa. Para naman dito sa Milwaukee Bucks ay si Giannis Antetokounmpo ay hindi magandang nilaro. Dahil 18 points ng kanyang na-score, negative 22 ang kanyang plus minus. At para naman si Chris Middleton, 17 points lamang ang natala. So lamang na nga ang Brooklyn 2-0 against dito sa Milwaukee Bucks ngayon, pupunta naman sila sa bahay ng Milwaukee. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre na mag-subscribe mo na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!